hello, hello sa inyong lahat. Maulang morning. Dahil po medyo umuulan-ulan, narito na naman po si Mami Essie para ipagluto kayo ng masarap na Chinese-style braised pork belly. Narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Okay, narito po yung ating lulutuing pork belly. Ano po ito eh, 2 kilos, pero ginandahan ko po yung medyo mga sobra, kaya medyo po nabawasan to ng guhit lang po naman. Narito po ang ating mga iba pang sangkap. Bok choy, leeks, oil, soy sauce, luya, seasoning, dalawang pirasong dahon ng laurel, 3 pirasong star anise, cinnamon, 1/4 cup oyster sauce, 1/2 cup white sugar, 1 teaspoon pamintang pino, at 1 teaspoon asin. Ngayon po, ipakikita ko sa inyo kung paano ang pagluluto ng masarap na Chinese-style pork belly. Okay, binuksan ko na po ang ating kalansa high heat. Lalagyan ko po ng tubig. Ayan. Hindi ko na po nilagyan ng sukat yung ating tubig kasi po, kailangan lang po ay medyo nakalubog yung ating baboy na lulutuin. Okay? Ayan, simpleng-simple lang po ito. At napakasarap pong lutuin natin sa magpapasko, darating na okasyon. Lalagyan po natin ng luya. Hindi ko na po iyang binalatan. At ito pong ating leeks. Okay, pakukuluan ko lang po ito ng 15 minutes. Okay, babalikan po natin after 15 minutes. After 15 minutes, eto na po yung ating pinakukuluan. Ayan, okay na po ito. Kaya ko po pinakuluan na ganito para lang po medyo matanggal yung lansa ng baboy. Di po ba minsan eh. Para po talagang masarap yung ating gagawing ano, Chinese style pork belly. Okay. Ayan. Okay. Natin, palamigin lang po natin saglit at atin pong babalikan. Ayan, ganito po yung gagawin natin sa ating pork belly. Yun pong ating leeks, medyo po i-steam natin ng bahagya para po kumunat yung kanyang dahon. Okay, nakikita ko pa po sa inyo yung papong isa kung paano ang pagtatali. Ayan, ganyan lang po, i-cross natin para lang po tayong nagbabalot ng regalo. Ayan, ganyan lang po. Ayan. Ganyan lang po.
babalik po ako matapos kong talian lahat ang ating pork belly. Okay? Okay, ngayon po malamig na ang ating baboy. Uumpisahan na po natin ang procedure ng paggawa ng pork style pork belly. Nagkamali na naman ako, okay? Ganito lang po. Ayan, malinis po ang aking kamay. Ayan, hihiwain natin ng ganitong kalalaki ang pork. Ayan po. Habang siya nga po pala, haba pong nagtatali ako nitong ating pork belly, pinrihit ko na po yung ating oven sa 350 Fahrenheit para po okay na po ito pagka magbe-bake na po tayo. Yan, paulit-ulit lang pong ganyan. Napakasarap po nito. Simpleng-simple lang po. Ayos na ayos po ito sa darating na Kapaskuhan. Yan, ganyan lang po. Maganda po kasi yung medyo may arte. Masarap pong kainin. Okay! Tapos ko na po lahat talian itong ating pork belly. Pakikita ko po sa inyo kung paano ang gagawin nating paggawa ng sarsa. Okay? Buksan natin ng ating kalan sa high heat. Okay? Pisahan na po natin ang paggawa ng kanyang sauce. Bigyan po natin ng oil. Ayan. Ganyan lang po. Maglalagay po tayo ng mga tatlong kutsarang mantika. Ngayon po, magkakaramel po tayo ng white sugar. Half cup po itong aking white sugar. Ngayon po, kung meron po kayong nakaligtaan sa ating mga ingredient, makikita nyo po sa dulo ng ating video ang eksaktong mga sukat. Okay? Bayaan lang po nating magkaramel. Napakasarap po nito. Simpleng-simple lang naman pong gawin. Lalagyan po natin ng sabaw. Ayan po, ganyan lang po yung pagkakaramelo. Lalagyan po natin. Lalagay muna po ako ng suka. Lang po natin. Okay, sabay-sabay lang po. Maglalagay po tayo ng 3 tablespoon na soy sauce. Ayan. Ito po yung luya. 2 dahon ng laurel, 3 star anise, 1 teaspoon pamintang pino, 1 teaspoon salt,
flakes. Ito po yung cinnamon bar. Mabibili po ito sa grocery. Mabibili po natin yan. Ito po yung 1/4 cup na ano, yung oyster sauce. Ayan, sabay-sabay lang po yan. Saka po itong ating seasoning. Okay, nilagay ko po yung isang pack na seasoning. Ayan. Ngayon po, ilalagay ko na po itong aking mga binalot na regalong pork belly. Ayan, ganyan lang po. Napakaganda pong biyahin to sa darating na Pasko. Ayan. Ganyan lang po. Pakukuluan lang po natin siya ng mga 7 to 10 minutes. Nasa high heat po ang ating apoy. Ayan. Ganyan lang po, bubuhusan po natin siya ng kanyang sarsa para po kumulay siya at kumula po yung ibabaw. Ayan, ganyan lang po. Ayan po, kumukulo na po itong ating salang. Inilagay ko po sa medium heat yung ating apoy hanggang sa maka 10 minutes tayo. Babalikan ko po ito after 7 to 10 minutes. Bango. Okay, after 10 minutes, okay na po ito at atin na pong i-oven. Ngayon po, atin na po siyang i-oven. Okay, eto na po, isasalang na po natin. Na-preheat na po ito sa 350 Fahrenheit at i-oven po natin to ng isang oras at kalahati. Okay, babalikan po natin after 1 hour and a half. Pagkaraan ng isang oras at kalahati, tingnan na natin ang ating salang. Ayan! Ayan, heto na po. Napanda. Oh! Ngayon, heto na po. Napakaganda. Oh! Kita nyo naman. Ngayon po, hahanguin ko na po. Ayan. Napakalambot po. Ngayon po, hahanguin ko po ito at gagawa na po tayo ng gravy. Ayan, tamang-tama po ito. Hindi naman po mahirap gawin. Medyo lang po may katagalan pagbe-bake. Pero hindi naman po natin to araw-araw gagawin eh. Siyempre po, maganda naman po pag may okasyon. Ayan.
Ngayon po, ito po yung sauce na pinag-bacon ko. Sasalain po natin. Ayan. Sasalain ko po at gagawin ko pong gravy. Ayan. Napakabango po talaga. Siguradong, siguradong magugustuhan to ng inyong mga pamilya. Okay, gagawa po tayo ng gravy. Papakuluin lang po natin saglit. Saglit lang po. Kasi po mainit na naman to. At lalagay ko na po ang cornstarch. Ayan, kumukulo na po. Ilalagay ko po sa medium heat yung ating kalan. Ito pong cornstarch na to ay isang kutsara. Pero hindi ko naman po ilalagay lahat. Yung tamang-tama lang po. Alalaputin lang po natin. Nasa medium heat lang po yung ating kalan. Ayan. Ayan. Okay na po ito. Ready, ready na po. Okay na po. Luto na po. Ayan. Ganyan lang po yung lapot. Tamang-tama lang po ito. Hindi ko po naubos. Isang kutsara po ito. Siguro po, mga kalahating kutsara lang ang titimplahin nyo. Okay? Patayin ko na po ang apoy. Okay, mag-plating na po tayo. Ito pong bok choy, ay binlance ko lang po ito ng bahagya. Ayan, malinis po ang aking kamay. Ito po pala yung kahalagahan ng tali. Kasi po, kung hindi po natin tatalian, sa sobrang lambot niya, eh, magkakahiwalay po. Kaya, importante po ang tali. Oh, tingnan nyo, napakaganda. Napakaganda pong iyahin sa Kapaskuhan. Ayan. Ngayon po, ito po yung aking nilutong gravy. Ayan. Ganyan lang po. Ayan, tingnan nyo talaga naman pong sino naman po ang hindi gaganahan dyan. Napakaganda. Gawin nyo na po ito. Talaga naman pong ayos na ayos po itong iyahin sa ating magiging bisita. Ngayon po, syempre po, titikman na po natin ang ating finished product. Naku, napakalambot po talaga. Umuuga sa lambot. O, tingnan nyo. Ubusan po natin ng masarap na gravy. Tikman na po natin. Talaga pong malambot. Oh, para sa ating lahat, tikman na po natin. Talaga naman pong napakasarap. Lahat po ng inilagay kong pampalasa talaga pong nanunuot po sa dila. Saka po
tamang-tama po talaga to. Bihira po nating lutuin to. Talaga pong may pagka-extra, extra special. Okay? Isang subo pa po. Mabitin ako. Masarap talaga yan. Okay. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-like. And don't forget to share and subscribe. O, lutuin nyo na at siguradong sigurado kung magugustuhan nyo. Okay? Bye-bye!